nabanggit ko kanina, no, nung ano, talagang medyo active ako ng bahagya nung sa part, I mean, nung bata pa ako sa Aglipayan Church. Nag-Sunday school ako, etc. So talagang it's unexpected na mapapakonvert ako ng sa Katoliko, no. Meron pa rin mga pagdududa. May mga doubts pa rin. Oo. One point, di ba? Na totoo ba talagang, di ba, na talagang Trinity? Totoo ba talagang, di ba, naging real presence ni Jesus Christ yung Eucharist at the end of the day? Or the end of the day, during the Mass, di ba? May mga question. Pero at some point, gusto ko rin maging para. Napapasok na ako ng seminaryo. Pinuntahan ko yung INC. Kinuha ko talaga yung ano, kinatok ko talaga yung kapilya nila. Because ano, nasa na po yung magazine. Dala-dala ko yun hanggang seminaryo. O yun, no, the truth magazine. Buti binigay naman. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord, we thank you for this day. Maraming salamat po kay Brother Lorenzo sa pagkakataon na ito na may bahagi ang kanyang conversion story. Today, Lord, we ask for your wisdom be upon him right now. Gamitin niyo po ang kanyang buhay, Lord, to inspire others who will listen to this interview. I know, Lord, that you will move over his life, and we thank you in advance because we believe that this interview will be a victory. And, Lord, hawakan mo ang mga taong nanonood ng interview na to, that you touch their heart, that you speak love, grace, blessing upon their life. And through the intercession of our Blessed Mother, Mama Mary, and Saint Michael, in Jesus' name we pray, Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Welcome again sa ating Storyang Katoliko. And today, sobrang excited ako sa ating magiging guest for today dahil another sharing of conversion, pabalik ng Simbahang Katoliko. At I'm sure marami sa inyo mabibless, ma-inspire, at matatouch ng iba bahagi ng ating guest for today. So mga ka-faith, bago po tayo magsimula, make sure na i-share po natin to sa ating mga friends and relatives. Dahil siguradong-sigurado ako na sobra silang ma-inspire sa iba bahagi ng ating guest. Magandang araw ulit sa inyo mga ka-faith. Sobrang blessed tayo ngayon dahil meron tayong special na panauhin sa ating programang Istoryang Katoliko. Ang ating guest ay si Lorenzo Amaril na meron siyang kakaibang kwento ng pananampalataya. Dati siyang miyembro ng Aglipayan Church. Noong 2007, habang nasa seminaryo, nagdesisyon siyang maging Katoliko. Hindi ito madaling desisyon, ngunit pinili niyang sundan ang kanyang puso at pananampalataya. Ngayon, buong pusong Katoliko na siya at patuloy na binabahagi ang kanyang pananampalataya sa iba. Isa siyang aktibong miyembro ng ating Catholic Church ngayon at isa din siyang Catholic faith defender. At siya rin po ang nagpapatakbo ng Summa Apologia sa Facebook. Ito ay isang page na nakatuon sa pagpapalalim ng ating kaalaman at pananampalataya bilang isang Katoliko. Without further ado mga ka-faith, let's all welcome Brother Lorenzo Amaril. Hello brother! Hello brother! Magandang gabi sa iyo, sa mga taga-subaybay mo. At sa lahat ng mga kapatid nating Katoliko, hindi lang sa Pilipinas, but sa buong mundo. Magandang gabi po sa inyong. Enzo or Lorenzo? Enzo na lang. Enzo. Enzo na lang. Hulaan ko, galing kay San Lorenzo Ruiz ba pangalan? Ayaw ko baka. Or baka kay ano, kay San Lorenzo Brindisi. Oo. Oh. Diba? Yun yung ano, santong, I'm not sure ah, pero pagkakalam ko din santong nileksyon ng ano ito ba yon, Brindisi. Again brother, maraming salamat sa opportunity na binigay mo sa pagkakataon na to para ma-share ang yung conversion story. I'm sure hindi to madali, especially sa mga naging former kasama mo sa dating simbahan na yon, di ba, yung para i-share mo tong conversion mo. Pero para sa katotohanan, ito ay gagawin natin. May kilala ako kasi, di ba, yung dahil sa naging story ng buhay mo, yung pagtatanim mo sa kanya, which is si Brother Lors, ay ngayon ay isa na siyang true blood Catholic. Actually, Catholic revert siya. Dating born again ngayon, ay talagang sobrang
fired up sa kanyang Catholic faith. So maraming salamat sa pagkakataon na to, brother. It's my pleasure, actually. Yeah, it's my honor na maging part ng segment na to, kapatid. Amen. Brother, sa mga viewers po natin na first time ka lang nakita, sino nga ba si Enzo Amaril sa mga nakikinig? Ayan, so para sa mga hindi pa nakakilala sa akin, so katulad nga ng nasabi ni brother kanina, ako si Enzo Amarilie. So, isa akong... Amarilie, hindi Amarilie. Amarilie. Oo. Talagang ano, talagang pinanganak akong aglipayan. So may yung mga magulang ko talagang aglipayan. Lahat ng buong pamilya, mga kamag-anak aglipayan sa province sa Surigao del Norte. Active akong mga parang ano, youth officer dati, nagtuturo ako ng Sunday school sa Aglipayan Isep. Sa Aglipayan Church. Ngayon, isa na akong active na Katoliko. Nice. Dati din akong seminarista. Nagpapatakbo ako ng page nga, yung Summa Apologia na page. So, ang Summa Apologia is more on defending our Catholic faith. So, yun talagang pinaka-purpose na, not just defending, but enlightening para dun sa mga medyo naguguluhan. So, pwede niyong bisitahin yung, although hindi siya, wala siyang mga latest post, pero I think yung mga articles na nandun, it would touch yung mga questions mostly ng marami natin mga kababayan na naguguluhan doon sa ano nila, sa pananampalataya nila. Kasi I believe na hindi lang naman mga Catholic, hindi lang naman mga non-Catholic talaga yung may question. Pati yung mga existing, yung mga, especially yung mga nominal Catholics, may mga question din about the Catholic faith. So I guess yun yung page na ginawa ko is a proper venue for you to know more about your faith. Brother, kasi 'di ba, pag sinabing Aglipayan Church, madalas parang ibang mga ka-faith natin nalilito, parang parehas silang parehas sa Katoliko eh. Right. Yung pare, ano ba yung pwede mo bang mas palalimin, ano ba yung Aglipayan? Bakit siya parang similar sa Catholic faith? Okay. So for information, it is founded talaga by Isabelo de los Reyes, no? Correct me if I'm wrong sa mga historia natin dyan na nanonood, no? Tapos si Gregory Aglipay yung naging first bishop nila. So that kaya siya tinawag na Aglipayan. Pero si Gregory Aglipay kasi when the church was founded and he was appointed as the first bishop, hindi siya bishop. Itong si dating Katoliko to. Mga dating Katoliko, silang lahat, actually. Pati si Gregory Aglipay, paring Katoliko ito. Ma-designate siya bilang first bishop ng simbahan. Hindi siya talaga bishop, pari lang siya. Okay. So, nag-ordain, etc. Nag-ordain na may ibang mga bishops. So, technically, yung ordination na invalid. Isa lang naman struggle kasi nila yung Filipinization ng mga parishes sa buong Pilipinas at that time, ng panahon ng mga Kastila. Kaya may struggles. May gusto yung humihiwala yung Filipino Church from Rome. So, if I'm not mistaken, na-excommunicate sila. I just forget the name of the Pope, pero nagpalabas ng decree ang Roma na to excommunicate sila ni Gregory Aglipay, etc. Just to emphasize na hindi talaga in communion with the Catholic Church, the Roman Catholic Church, or with the Pope, ang Aglipayan. Now, the only thing na medyo kaiba sa atin, sa mga Katoliko, is yung number one, yung communion. Number one, yung communion nila kay Santo Papa. Pangalawa, confession. Wala silang pangungupisal sa pare. Okay. Tapos, mas siguro ma-highlight natin pag sinabing Aglipayan, yung mga pare ilang may asawa. May mga asawa yung mga pari nila. And bawal alam ko dyan. Correct. At sa ngayon, kasi nung time, nung member pa ako doon, wala pang mga babaeng pari. Ngayon, meron na mga babaeng pari. And just recently, nag-ordain sila ng isang deacon na transgender. Professor. Transgender. Tama. So yun yung highlight doon. So eventually, ma-ordain na pari yun. Right? Pero it's a long way to go. Sabi ko nga, pagdating sa yung pagbabalik loob ng buong Aglipayan Church to the Catholic Church, it's a long way to go kasi daming mga
daming mga practices, ang daming mga doctrines na hindi talaga in, you know, in accordance with the Catholic doctrine. Pero sa mga ka-faith natin na medyo nalilito, paano nila malalaman kung Anglican Church or Catholic Church yung pinupunta nila? Usually kasi, correct. Usually kasi, ang hanapin nyo, pagpunta nyo ng simbahan, ng yung may flag sa stage or sa sanctuary. Philippine flag. Philippine flag, tapos yung katabi, may IFI flag. Laging may ganun sila kasi before sila mag-end ng mass, ang nag-ano sila, lulupang hinirang sila. Okay. Because of nationalism, di ba? Oo. So currently, sa Pilipinas lang sila, no? Meron silang mga dioceses outside Philippines. Sa US, I guess meron sila, if I'm not mistaken. Pero yung Anglican Church is connected with them? Yes. They are in communion with the Anglican Church. Tapos they are also in communion with the old Catholic churches. Ito kasi nakakapagtaka sa kanila kasi, di ba before kasi ayaw nila ng foreign power, di ba, to dominate the Filipino churches. That's why they decided to umalis. To be back, I mean, to get away from the Roman Church. Pero this time, kung makikipagkasundo ka lang naman sa isang foreign church, bakit hindi na lang sa Catholic Church? Bakit doon pa sa Anglican in the first place? Uh-oh. Now, Anglican was excommunicated also, di ba? Yes. Hindi siya, hindi valid. King Henry. Correct, hindi valid yung kanilang ordination. So, umuha sila first ng ordination doon, pero dahil invalid pa rin, pumunta sila ngayon sa old Catholic churches. Okay, so mala Taylor Marshall ka pala, no, brother? Okay, I see. So, maganda yung clarification kasi minsan nalilito tayong mga Katoliko na, oy, ba't ganun? May pare, babae yung ano, di ba? Tapos suot, nakasutana, ganyan. So, kaya nung nalaman ko about your conversion, maganda talaga kasi para magkaroon tayo ng mas malinaw na understanding about this church. Sa naging journey mo na yon, pwede mo bang i-share paano nag-start yung conversion mo sa pabalik ng simbahang Katoliko? Nabanggit ko kanina, no, nung ano, talagang medyo active ako ng bahagya nung sa part, I mean, nung bata pa ako sa Anglican Church. Nag-Sunday school ako, etc. So talagang it's unexpected na mapapakonvert ako ng sa Katoliko, no? Kasi doon sa province namin, medyo may, hindi ko, parang ano, I would rather say parang may konting competition between the Catholic Church and the Anglican Church. Kasi napapansin ko, yung Anglican Church may ibang piyesta. Pagdating naman sa Roman Catholic, may ibang piyesta rin naman. Pero dati, isang piyesta lang sila. Then at some point, biglang iniba ng piyesta yung Anglican Church doon sa hometown ko. So, di talagang, ano, talagang malaki yung parang difference or yung gap between the Catholic Church and the Anglican Church at that time, doon sa province na inalaghan ko. Then, natatandaan ko nung mga panahong yun, pag nakakita ko ng mga santo, pinatalikod ko yan. May mga crucifix sa bahay. Kasi syempre, di naman, bawal ang mga santo sa Anglican . Pero, hindi ko alam kung bakit tinatalikod ko sila. Dumating sa point na naging ganun ako. Pero nagdadasal ako ng rosary. Okay. Oo, kasi may rosary din. Tinuturo din yung rosary. Except doon sa Luminous Mystery ni Pope John Paul II. Yung old ano version ng rosary. So nagro-rosary din. The problem is dumating sa point na medyo ano may mga questions. Unang-unang question ko, bakit ang daming simbahan? Bakit ang daming religion? Bakit ang daming paniniwala, pananampalataya, etc. Bakit may existing Anglican Church? Bakit may Katoliko? Di ba? Pareho lang naman, may santo, may pare. Pareho lang pero bakit magkaiba? Bakit maghihiwalay? That leads me to study history. And that history leads me back to the Catholic Church. Pero hindi pa ganoon kasi ano lang parang from the province ng Surigao, napalipat ako ng Laguna. So from Mindanao to Luzon.
So at some point nag-aral ako ng college. Pero hindi pa rin hindi na nawala sa akin yung eagerness na matutunan yung Catholic faith, kasi at some point talagang doon na patungo yung ano ko yung understanding ko about Christianity na talagang nagsimula. Pero buti Catholic Church agad yung tinutukan mo, hindi yung ibang other sect. Actually, nag-ano po ako ng Iglesia ni Cristo. May mga kamag-anak ko kong Mormons. Nag-ano rin ako ng Mormonism. Mm. Pero mostly kasi sa history, it's leading to Catholic. Kasi parang napa-introduce ako dun sa mga church fathers, especially ang pinakaunang nabasa ko is yung kay Eusebius, kay Ignatius of Antioch. Kasi yun sa mga favorite saint ko, at saka yung kay Justin Martyr, especially the Eucharist, yung first apology of una-una ko nabasa is yung first apology ni Justin Martyr. Na sinasabi doon yung in-state niya yung order ng mass during his time. Which sabi ko, it was validated na talaga may misa. I mean, matagal ng practice ng mga Kristiyano. The next question is it the Aglipayan or the Roman Catholic? Kasi parang may misa Di ba? So, ngayon, Philippine history-wise, nakita na talagang ang Aglipayan, hindi naman nag-exist ng una sa Roman Catholic So, the next history, Ignatius of Antioch, sinasabi na doon na, diba, na where Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Wow. Ano to? Still, parang medyo may confusion pa. So, I have to study more historically about the faith. Paano pa mas parang lumalim yung eagerness mo to know the truth? Yeah, kasi nung nag-college ako, parang of course, may challenges, di ba? Ups and down. Ibang environment to Luzon, di ba? Dumaan ako sa mga pambubuli kasi yung salita, di ba? Bakit kayong medyo tigas, mga pagsalita ka lang ng E and O, medyo iba na, pagtatawanan ka. I mean, uso yung mga panahon na yun, way back 2006, 2005, 2007. Meron pa nga sa amin yung Reagan So, hindi ko alam, no? Kasi, nanonood lang ng Wawawin. May Wawawin pa yun every 12 noon. Okay. ABS-CBN pa to. Wala akong ibang makain noon that time. Kasi yung mother ko, nagtatrabaho bilang katulong sa somewhere in Taguig, if I'm not mistaken. Tapos ako nag-aaral. So kami naman, ako naman, parang napapunta lang sa isang bahay na nakatira sa baba mga Aglipayan na mga matatanda. Tapos sa taas, doon pinaparentahan nila yung bahay nila sa taas. So doon ako nakatira. So siguro dahil sa struggle sa hindi ko alam parang all of a sudden lang habang nanonood ako ng Wawawin, habang umiinom ako ng tubig kasi walang ibang makain, bigla na paisip ko, why not magseminaryo ako? Biglang may gumano lang sa akin na parang magseminaryo ka. So, then right there and then, pag-uwi ng nanay ko, siguro after how many days, siguro ng weekend, sinabi ko sa nanay ko na magpapari ako, papasok ako ng seminaryo. At ito pa, seminaryo hindi sa Aglipayan, kundi bakit ako sa seminaryo ng Katoliko. 2007 ako napapasok, around June, then at the following month. Buti pwede yan, kasi Aglipayan ka, tapos tinanggap ka sa Catholic Church na seminary? Tinanggap ako, pero hindi ako pwede mangumunyon. Okay. So, that was my eagerness as well nung mga panahon yun. Kasi talaga yung rights na baptism parehas, parang... Actually, diba? In question yun, yung sa akin. Kasi, in question yung baptism ko. Although, meron naman akong certificate of baptism galing sa Aglipayan Church. Pero in question yun. Kasi historically, in the Philippines, dumating sa point na si Gregorio Aglipay gusto niyang i-push ang Unitarian. Okay. Gusto niyang humiwalay sa pagiging Trinitarian. Tama. Kaya nagkaroon ng parang dalawang Aglipay na nagkaroon ng
breakaway church. In the Aglipayan Church. Sila rin pala hindi nagkasundo, no? Kasi parang ano eh, yung iba in questionable pa sa kanila yung Father, Son, Holy Spirit na Trinity. So parang pati yung baptism po in question na parang ano ba to, baptize ba ako ng Trinitarian formula or baptize ba ako ng Unitarian formula? So ang ginawa sa akin, inalaw ako ng bishop ng Lucena in condition, bininyagan ulit ako. Ah, buti pumayag. In condition, pumayag sila. Wala naman naging problem. So dahil wala akong masyadong mga kasama seminaryo, ang naging sponsor ninong ko na nga lang yung pare na doon din. Oo. Tapos yung isang sponsor ng seminaryo. So naging ninang ko kasi kailangan ng ninang. So, 2007. Okay. So from then on, ayun, nandun na nagsimula. So nung nandun ka na sa loob, ang goal mo lang dun is malaman yung katotohanan, hindi ka maging talagang pare ng Katoliko? Both, actually. Kasi marami pa akong question about the Catholic faith eh. Although pumasok seminaryo, pero I don't have anything yet. Meron pa rin mga pagdududa. May mga doubts pa rin. Oo. Some point, diba? Na totoo ba talagang, di ba, na talagang Trinity? Totoo ba talagang, di ba, naging real presence ni Jesus Christ yung Eucharist at the end of the day? Or during the Mass, di ba? May mga question. Pero at some point, gusto ko rin maging pari. Kasi gusto ko yung mamatutunan ko is to be shared as well sa iba. Hindi lang para sa akin. Kasi gusto ko na, ang dami kasing tulad niyan, mga kakilala ko na nandun sa group na yun, di ba? Not just in Aglipayan, but also sa iba't ibang sekta. Matulungan natin to be back sa Catholic Church. Kasi wala naman eh, kahit sabihin pa nating they are practicing good deeds. Good deeds. Pero if they know for a fact na the Catholic Church is really the true church, I don't think it makes a difference, di ba? Parang, I don't think it will, give them good. Mas mabilis ang ano kasi, yung salvation pag nandito ka sa totoong simbahan. Correct. Diba? And we still hold that reality that outside the church there is no salvation unless, di ba? Sabi nga St. Paul, may ginagawa kang hindi mo alam na, di ba? Tama. Yep. Correct. So, ano yung brother, paano naka-reconcile yung duda mo about Catholic faith at talaga na-convince ka na ito talaga yung real Church of Jesus? Nagko-continue pa rin yung yung journey ko for historical research, Actually, plan ko nga dati gumawa ng isang buong libro ng mga research ko. Oo. Pero instead na libro, naging page. Thesis. So yung mga articles na ilalagay ko sana sa libro, sinulat ko na lang sa website. Sinulat ko na lang sa page. So yun yung mga articles na sa page ko ngayon. Yun yung mga bunga ng libro. Correct. So doon natuto ako mag-Latin, di ba? Paano natuto ako mag-Spanish sa seminaryo? At least nakatulong yung journey. Puti Hebrew hindi. wala pa doon sa point na yun. Pero I mean historically kasi although sa seminaryo may mga subject na ganun, pero I spend more time doing it myself. Talagang nag-research talaga ako online sa library. Kasi sa seminary may access ka ng mga books eh. Yes. Unlike outside, wala kang access sa mga ganyan books. Tapos may access ka sa mga taong napapagtanungan mo, mga pare. Nandiyan naman yung mga spiritual director. Napapagtanungan mo about this one, kung ano ba totoo. Kung may doubt, kung yung mga dumating sa point na mga doubtful ako, so I have to talk to my spiritual director. So na-enlighten niya ako na ito pala yung nangyayari, kung bakit ako may doubt. So paano na-strengthen niya yung faith ko. And gradually nako-convince ako na ito talaga yung itong church na ito yung religion na para sa akin hindi siya lang parang biglang nahulog lang or biglang sumulat. Ito talaga yung church na talagang
ano, inspired and at the same time guided by the Holy Spirit. Natatanda mo, brother, kailan nagsimula yung parang masasabi mo conversion na talaga mo nun sa Katoliko? Parang specific date, ganyan? Siguro ano, tawag dito nung, kasi that time nung nag-start ako ng seminaryo, ano yun eh, sa Diocese of Lucena. So ano yun, nasa formation pa ako noon, kasi diocesan. Pero nung nasa ano ako, nasa Dominican ako. Nung mapalipat ako ng Dominican, around 2008. So, sa Dominican kasi, as we know, yung spirituality nila is more on studies, di ba? Yes. Preaching studies. Preaching, oo. Yung way of life kasi ng mga ng order is much different from diocesan, to be honest, no? Yes. So, aside from ano, aside from yung spirituality nila yung studies, talagang mapo-force ka talagang that you have to study. And yung way of life nila eh nakapag ano sa akin, nakapag-inspire sa akin, nakapagbigay sa akin ng more ano, parang tawag doon yung spiritual ano ba, enrichment na this is it. So I am in the right way. I am in the right track. So I was convinced na I should not leave anymore. Kasi to be honest, ang dami kong kakilalang mga kasama kong seminarista sa Dominican before na nasa ibang religion na ngayon. No! God, please, no! No! There was one that I know na before na ginagawa. So, but for me, sabi ko, there should be no reason for me to leave the Catholic Church kahit wala na ako sa seminaryo, di ba? Kasi naniniwala ako, na-convince ako na ito yung ano, ito yung right path na tinahak ko. Na-convince ka na ito na nga, Catholic Church talaga yung real Church of Jesus. So paano yung experience mo nung when you received the communion, go to confession, or about Mama Mary, wala namang problem, di ba? Wala naman. Sa sacrament. Oo. First, although kasi sa Aglipayan nakapag-communion ako eh. Oo, pero may sila ganung transubstantiation din ba? Correct. I mean, sa Aglipayan, parang I'm not really sure if it's transubstantiation, pero pagkakalam, it's more on, ano eh, more on symbol. Figure, symbol. Oo. Parang ganun. Pero kasi, although nakapag-communion ako sa Aglipayan Church, every Sunday, pag nagsisimba, iba yung experience sa ano sa nung first communion ko sa Catholic. Kasi alam ko na this is Jesus Christ eh. Hindi naman kasi tinuturo 'yan sa Aglipayan na this is Jesus Christ. Na na the moment that you know this is consecrated, this change substantially. Walang ganoon. When I received the first communion, alam ko na si Jesus Christ yung tinanggap ko. And there was a change. Diba? Parang, wow, it was an experience. Parang tumayo yung mga balahibo ko. It was an experience. No? It was an experience. Kakaiba. Lalo na nung first confession ko. Napito palang feeling ng first confession. Hindi, parang nautal-utal na, alam mo yung parang may iyak ka, kasi especially yung absolution, sabihin sa'yo, you know, I absolve you, pinapatawad ka. Iba yung feeling. Naman nagsasabi sa'yo na pinapatawad ka, naririnig mo na, pinapatawad ako, diba? Wow. Compare noon na magnumpisal, direct to God lang kami eh, sa Aglipayan eh. Ah, oo. Oh. Walang, parang maborn again din ito, direct to God lang. Although may mapari sila, pero hindi mo kasi, although sige, sabihin natin, alam mo nangumpisal ka. Alam mo humingi ka ng tawad, pero you did not hear anything from somebody. Na-convert ka na nga sa Catholic faith. Bali, ano yung tingin mo naging challenges mo na hinarap mo nung na-convert ka na sa Catholic faith? May mga kakilala akong ano, hindi naman lahat. May mga kakilala akong natuwa. Pero may mga kakilala akong medyo bakit? Question sa kanila yun eh. Yes. Kasi unang-una buong family ko Aglipayan. Aglipayan. Oh. And 'di ba, parang bakit ka na pa-convert sa Catholic ko? 'Di ba? Anong nakain mo in the first place? Oh. 'Di ba? So bakit ka sabi may isa pa nga if I naalala ko sabi pa nga niya. Nabaitaan namin nagpari ka pala. Bakit hindi lang sa Aglipayan?
Diba? Oo. At least admit mo, may asawa ka. Sana sponsor ka namin. Kami nagpa-aral na sa'yo kung sa aglipayan ka nagtuloy ng pagpapare. Something like that. Parang, wow. Diba? So parang hindi na lang kayo maging masaya sa akin. That despite the fact na iniwan ko yung Aglipayan Church, you know, I have chosen, and naniniwala ko, I have chosen the right path, diba? So parang, just support me all the way sana. Pero kamusta yung naging relasyon mo sa parents mo after that? Okay naman. Actually, yung nanay ko, Katoliko na rin. Oh, wow, ah. Galing. Amen. So, since wala naman akong father, actually, sa buong ano ko lang, ah, yung direct, yung immediate family ko lang, mga Katoliko na rin. Lahat sila nabalik. Oh, wow. Pwede mo ma-share paano nangyari yun? Ano yun? Ano ka ba sa kanila? Nag-catechesis? Or what happened? Well, kasama naman yun na day-to-day living, no? Yung mga konting catechesis na gano'n na pag may mga questions, especially sa TV, palabas sa TV na may biglang ito yung sinabi, which is contradiction doon sa faith natin, pinapaliwanag naman, right? Pinapaliwanag natin ano ba yung totoo. Especially nung moment na nagsisimula pa lang ako at gumagawa pa lang ako ng mga articles ko sa page ko. Kasama yun. Actually, gumawa ako ng mga pamphlet noon. Mga leaflets. Para lang talaga, pag-spread ng Catholic faith natin. So yun. Saka isa nakakatulong kasi sa conversion din ng mother ko yung pagiging seminarista ko. Kasi sa Katimunan kasi sa Quezon, pag seminarista ka, member ka ng isang group. Nakalimutan ko yung parang group ng mga mothers ng mga seminaryan. Okay. Tama. So, ito rin siya napag sa encourage na, you have to go back. Wow. Ang ganda nun, ah. Pwede ba i-share yung mga significant differences and experience mo sa naging practices mo since nag-convert ka na sa Catholicism? Right. So, ngayon ko naiintindihan yung meaning ng rosary. Eh, dinadasal ko before. Sabi ko nga kanina, nagdadasal ko ng rosary even though ako. Pero hindi ko naiintindihan. So this time, ito pala yun. Yun pala yun. Yun pala yung meaning nun. Tsaka, yung meaning ng Eucharist, hindi lang by word, pero by experience and by reality na ito pala yun. Ito pala yung misa. Ito pala yung reason bakit tayo nag-uma-attend ng misa. At the same time, yung painiwala ko sa sacrament, sa sacredness ng mga sakramento natin. Yeah. In fact, nung kinasal ako, simbahan. Sabi na sasabi, civil na lang muna, ganun. Simbahan. Kasi, diba, parang sabi ko kasi, I need to, sa simbahan para, kasi ayaw kong mamuhay ng hindi nakakatanggap ng communion for the longest time. Tsaka, syempre, yung blessing ng Diyos, yung grace na nakukuha nyo bilang mag-asawa. Correct. Diba? Iba yun, na, kasi, di naman sa nag-judge ako sa mga nag-civil, pero iba, pag nandun yung Diyos sa sentro ng relasyon nyo. Iba yung blessing. Correct. And protection sa relationship nyo. Correct. Ano yung, kasi, brother, nung nakilala mo siya, Catholic na rin siya nun? Catholic nominal. Nominal Catholic. Sinasama ko na rin siya. Actually, sinasama ko yung misis ko sa mga pag naglalatin mas ako dyan sa Santo Domingo. Ah, okay. Kasi nasama ko siya dati. Tapos pag naglalatin mas kami dyan sa kasi dati may Latin pass pa dyan sa St. Rhys. Dyan sa may Terminal 3, malapit. Naglalatin mas dyan, sinasama ko siya. Naglalatin mas din kami dyan sa may Paranaque, sa Conventual, Franciscan. Then kasama ko siya dati, actually kasama ko siya sa mga nag-ano ng page ko sa Suma. Dati kapag kapag nagmimisa, yung mga practices talaga na parang talagang halimbawa pag binabanggit
he incarnated, he was born by the Virgin Mary, yung yumuyuko talaga, deep bow, yun yung ginagawa namin yun, kaming dalawa. Wow, galing, ha? Oh, dati, ano, siya, lumuluhod siya kapag tinatanggap yung si Yukari, communion. Sa Baitang, tapos dun, ano kami, Baitang kami, kaming dalawa. Until now? Oo, oh, until now. Oo, oh, ako. May minsan may tumatanggi eh. Ay, hindi ako alis. super naka-experience ako niyan. Hindi ako tinanggihan pero pinatayo niya ako. Pero hindi ako tumayo. Eh, willing ako, hindi. Ano kasi yun, nagbigay sa akin ng communion, yung minister. Lay minister? Lay minister. Pinatayo ako. Sabi ko, hindi. Hindi ko alam kung napilitan ba siyang ibigay sa akin. Dahil hindi ako tumayo. O sa bagay, wala siya magagawa eh. Actually, yun naman talaga eh. Tsaka, almost normal naman na ngayon. Parang, may one time kasi natanggihan ako eh. Pero, parang gusto ko confrontain after eh. Pero, Lord, ikaw nang bahala din. Siguro nang ano, naiintindihan ko nung time ng pandemic kasi talagang parang for reason ng health, di ba? Yung direct, no. Pero ngayon kasi wala na eh. So, wala na eh. Nagdidikita na kay mga mukha eh. Yan. Tapos yung misis ko, pinapabelo ko yun kapag simba. Wow! Oo. Parang napansin ko, brother, yung kasi pag galing up Glipayan Church, parang meron silang, ito napansin ko parang merong hilig sa Latin Mass. Bakit ganun? Kasi si Taylor Marshall may pagka-ano din siya sa Latin Mass eh. Ano ba, may similarities ba? Wala naman. Actually, doon sa Glipayan, parang ang ritual na ginagamit din nila is yung Roman ritual. Then dumating sa point na gumawa sila ng sarili nila, pero yung order of mass same pa rin. Andun pa rin yung element nung Roman Missal. Siguro ano yung attraction ko sa Latin Mass is more on eagerness ng tao dito nung sanctity talaga. Eh, hindi ko naman sinasabing hindi holy yung Novus Ordo, ah, yung New Mass. So correct. I mean, wag niyo ko i-bash. Yeah. Oh, yeah. So, extreme na yan. Extreme mag-isip. Correct. So, I mean, so, ilinawin ko lang for the viewers. Ano po ako, naniniwala po ako sa sanctity ng lahat ng yung two forms of mass natin. The old and the new. Ang medyo in love lang ako doon sa old kasi para sa akin, mas ano eh, parang mas nakakakuha ako ng peace of mind. At the same time, feeling ko mas yung communication ko between God mas lalong napapastrengthen. Diba? So yun lang naman, pero kung hindi naman available yung old Latin mass, nag Latin mass, nandun yung new mass naman ako. Yeah. Actually, nakita ko nga din yung sacredness din talaga ng Latin mass, especially pag magko-communion na, iba yung ano. Right. Saka kasi pag sa Novus Ordo, ang tinitingnan ko lagi, napapansin ko lagi yung mga views. Sorry ha, pero wait, oy, yung pari hindi nakasuot ng sotana, nakakasulyay lang. Ano may ganun? Okay, bakit ganun yung ano mga sakristan? Ito ganyan. Yun, napapansin ko kasi yun. So, hindi ko scandalous para sa akin yun. Grabe. Sa pagkakay kasi nga, pag nasanay ka na sa ganun, pero actually mga ganyang experience, nag-grow tayo dyan eh. Especially sa ano yung pwede nating improve sa sarili natin, or ano yung pwede nating pagdasal sa community, mga ganyan. Siguro brother, para sa akin, no, ang importante is not really kung anong form ng mass. Importante ano yung spiritual growth mo na nakukuha by attending those forms of mass. Eh kung kahit pa magla-Latin mass ka, pero kung wala nang pinagbago sa buhay mo, kung wala namang naidulot na maganda, eh parang it does not make any sense, di ba? Ano yun, brother, nung yung itong naging conversion mo, ano yung tingin mo pinaka naging mahirap sa'yo during your conversion? Meron bang ganung instances? May times ba na parang gusto mong bumalik sa dati, may ganyan bang pangyayari sa buhay mo?
Siguro masasabi kong ano, hindi pagbabalik sa dati. Pero dumating sa point na although ano, 'di ba sabi ko nga na convinced na ano, na talagang Catholic Church. Pero hindi ko alam kung anong meron na dumadating sa point na parang siguro a question kung talagang nag-exist si God. That's a question. Siguro okay. Kasi 'di ba may mga trials and challenges eh. Hindi na may iwasan yun. Kahit sino naka-experience ng mga pagsubok sa buhay na down na down ka na, it's been na parang pasan mo ang buong mundo. Eh parang, ano ba? Totoo ba? Nag-exist ba talaga Diyos? Nag-exist ba si Jesus Christ? And that leads me sometimes parang nakakatamad magsimba. Kasi parang hindi mo alam kung totoo pa ba yung pinaniniwalaan mo eh. Oo. Totoo pa ba si God? Totoo pa ba si Jesus Christ? So, parang nakakatamad magsimba. Parang it is not making sense at anything at all na nagsisimba pa ako pero parang hindi naman ano yung mga paniniwala ako. In, siguro dahil din sa environment ko no na sabi ko nga ang daming mga temptations no sa call center yan as a hindi naniniwala non-believers na, tulad nga parang kanina lang may nakausap akong non-believer na sa kanya hindi siya naniniwala na may iisang Diyos kung naniniwala siya hindi siya naniniwala sa maraming Diyos kung naniniwala siya sa isang Diyos na hindi niya alam kung sino. At hindi naniniwala na si Jesus Christ yun. It could be agnostic somebody. Agnostic siya. Agnostic. Yeah, agnostic. Mga ganun ba? Na parang, okay. dumadating sa punta ganun, brother. To be honest for the viewers, no, ganun talaga, dumadating sa point. Pero sometimes, these are all trials. Right? Mm-hmm. And instead of us giving in to these trials, ito yung mga moment na kailangan nating magdasal to be strengthened in our faith and to be firm. Yeah. At ang nakakatuwa kasi, di ba, nung lumabas ka ng seminary, syempre, talagang full blood Catholic ka na, paano naka-apekto sa tinahak mong buhay or career yung pagiging Catholic faith mo? Yung katulad na kwento mo na pumasok ka sa BPO ka ba kagad din? Oo, paglabas ko ng seminaryo, nag-try muna ako ng mga real estate for the month. Okay. Pero doon kasi parang, doon kasi nung time rin, parang wala pang masyadong ano sa mundo ng pagtatrabaho kasi dire-diretso yun eh. Parang isang buwan lang ata ang pagitan pa nung paglabas ko ng seminaryo, dire-diretso na yung trabaho ako. 3 months lang, may nag-recommend sa akin sa BPO. So, doon na papasok ko ng BPO. Practicing of faith, no? Kahit naman nung supervisor ako at that time, no? Application pa rin ng faith natin. Doon sa mga kino-coaching ko, paano sinasamahan natin ng spiritual counseling, no? Kasi may mga nakakausap akong mga ahente, nakakausap akong mga TL, mga supervisors. Kasi ngayon, operations manager ako sa isang BPO company. So may mga nakakausap ako mga supervisors, mga agents na medyo doubtful talaga sila sa Catholic faith. Most especially kapag nalaman nila na, uy, dati pala ako seminarista. Uy, ano pala ako, admin pala ako ng Sumapologia. Or ano pala ako, naging part pala ako ng CFD. So, napapatanong sila, bakit ganito? To be honest, ang pinaka number one na tanong nila kauna-unahan talaga, mga icons, images. Images, yes. Yes. Ang pangalawa lang na tinatanong na natatanggap ko so Mary. Far, yung kay Virgin Mary. Ang pangatlo, yung sa mga pare. Yung mga hints ng mga pare. Bakit yung ganito yung mga pare niyo? Bakit yun? So yun. Then ako naman, as much as possible, with my knowledge, pinipilit nating ipaintindi sa kanila yung truth, yung ano ba, bakit ba ganito, bakit may images, bakit may Eucharist. At the same time, sinishare ko rin sa kanila yung mga natutunan ko historically. Kasi ganoon naman talaga eh, hanggat hindi natin pinapakita sa kanila yung history, they will never understand na ito pala yun. Kaya pala naging ganito yun kasi ito pala yung pinagmulan. Yeah. And yun nga, napagkwentuhan natin kanina, yung naging parang yung tinanim mong binhi kay Brother Lors na dati, born again na siya nun. And
yung nagkaroon, bumalik siya, rebirth siya, di ba? Dahil nga rin sa naging influence mo, dahil ano mo siya nun, di ba? Agent po siya nun. Oo, agent ko siya nun. Correct. Oo. Pwede mo ba share yung particular moment? Paano nangyari yun, brother? Sige. Sorry, brother Lors, ha? O, kailangan natin itong i-reveal. Oo. Kasi, because at that time, nung supervisor ako ni Lors, no, nung agent ko pa siya, attendance-wise, talagang struggling talaga si brother. Bilang supervisor, talagang concern ako doon sa part na yun. Kasi, syempre, bilang boss niya, performance niya affected. Lagi siyang wala. Kasi, technically, may ano pala, health-related reason. Of course, wala naman ako sa right to discuss kung yung health-related reason na yun. Pero yun yung isa sa mga reasons, main reasons or main factors kung bakit siya may attendance issues. At the same time, yung performance, affected na yung performance yan negatively. So ako naman, coaching dito, every now and then, pinu-coach na, nagko-coaching kami. Dumating sa point na, na-share nga niya na struggling siya. At the same time, born again siya. And open siya to learn about the Lord, to explore the Catholic Church. And yun yung nagbigay sa akin ng trigger na, oh, maybe it's time for me. Parang it's a blessing in disguise, not just because nakausap ko siya para sa performance, para sa attendance, but maybe to share yung ano naman yung Catholic faith naman. Kasi it's a soul eh, di ba? Yun yung unang-una, kaya nga pumasok sa seminaryo kasi gusto kong ibahagi kung ano man yung natutunan ko, ano yung experience ko. Maybe it's time for me to share that moment as well. So yun yung simula. So yun, simple na kami yung pagtuturo. What is the church? What is the Catholic Church? So, na-support. Binigyan kay Mary, images, etc. So, nasagot mo lahat yung mga tanong niya na yun? Yung... With all my capability, siguro naman nasagot ko lahat. Tawag dito, kasi pag ako nagtuturo, ang tinitira ko na agad yung ano eh, yung unang-una, bakit may Bible? Okay. The origin of the Bible. Kasi, yan, kasi for me kasi, the born again, yung mga evangelicals natin, they will never appreciate yung mga icons na yan, yung si Virgin Mary, the Pope, the reality of the church. Kung hindi na iintindihan, paano ba nagsimula ang Bible? Yes, tama. Paano ba nabuo? Kasi by convincing them or by telling them na the Bible was actually compiled by the Catholic Church in the 4th century, hindi na ma-appreciate yun. Hindi na parang, okay, Katoliko pala. So, wala, di pa, Bible pala, hindi pala nauna sa church, something like that. So, kailangan yun muna ang una nating ipaintindi sa kanila. Then, pag naintindihan na nila yun, ba tinanggap nila yun yung sunod-sunod na yun? Yung images na. So, bakit may mga imahe tayo ng mga santa, santo ni Virgin Mary? Yun nga, ang galing nung, nung paano mo ini-insert yung, katikisim sa mga, yung mga handle mong mga tao dyan sa trabaho. And, particularly yung shinare mo sa akin, yung paano mo ginagawa yung sinusot yung rosary mo. Pwede mo bang i-share yung brother? Pag papasok ka ng trabaho. Sorry. Medyo na ano. Ano lang, sa rosary kasi, tag dito, instead na ilagay ko siya to sa bulsa sa loob. Bulsa, sinasabit ko lang siya dito sa ano, sa may, yung kabitan ng belt. Hindi ko lang tawag doon, yung sa pants. So, nilalagay ko siya doon, sinasabit lang. Kasi may ano eh, parang hitting two birds in one stone. May purpose kasi yun para sa akin. That's number one for me. That's my spiritual weapon, the rosary. Pangalawa, aside from my spiritual weapon, it would also, parang help me inspire other people. Now, may rosary, di ba? Para din to sa ibang tao eh. Nakikita nila yung ano mo, yung faith mo. It's about showing your faith to them. Be proud of it, di ba? Tama. May particular moment ba na sa... Kunyari, just sa workplace mo. I mean, sabi mo nga, yung temptation, very open sa ganyan. So, paano ka naprotektahan ng Catholic faith mo? Meron bang particular experiences? Actually, marami. Recent, actually, I can cite
one of the most recent lang, no? There was a question about marriage. Marriage, okay. About marital, yung matrimony natin, sacrament of matrimony. Kasi, of course, sabi nga natin, marami kasi sa mga nasa ganung environment na talagang non-believers. And of course, because non-believers, marami rin hindi niniwala sa kasal. Right? Mostly, well, for them, marriage is just paper. Kasal, pipirma ang kontrata. Kaya, yung iba naman mas gugustuhin, civil wedding kasi mas mura. Which is, niniwala naman nila. Mas mura naman talaga. Sa media, kung paano nila pinaportray ang marriage sa media, sa mga palabas. Exactly. Pero, tayo with my Catholic faith, no, I try to show them that, you know, marriage is really not just about paper. You know, the sacramentality of marriage is not just about, you know, you being together at the same time, kung kailan nyo gugustuhin umalis, aalis kayo. Tama. And kung gusto nyo punitin yung kontrata nyo, mapupunit nyo. Hindi ito telenovela. Diba? Hindi ito k-drama. Diba? The sacramentality, you know, being mapunta sa ganong situation na makasal kayo sa simbahan, it's a blessing from God. And unang-una, marriage was actually established by God Himself. Yeah, so there's been no one na mag... Yan nga yung unang miracle eh. Yan nga yung unang miracle sa wedding at Cana eh. Diba? Correct. And of course, with Adam and Eve, diba? Yeah. Mm. Yeah. Although wala doon yung pagsusot ng sing-sing, walang anuman, but they were wed by God Himself. Yes. Diba? Ngayon, tawag dito, so, since marriage was established by God, naniniwala ko na ang may full right lang to do the right of marriage is yung mga ordained ministers natin sa simbahan. Tama. So, I'm trying to convince them that kasi syempre for me isa sa mga foundation kasi talaga ng isa good Catholic family or sa good family, Christian family is yung may magandang foundation din in terms of marriage, di ba? Tama. Actually, diyan talagang sisimula ang lahat sa pamayaman sa basic kasi kung sa marriage family. Kasi kung sa marriage pa lang hindi ka naniniwala doon sa katotohanan na yun, oh, much more sa iba pang doctrine ng Catholic Church. Diba? Most especially in Eucharist, paano mo kukonvince ang sarili mo na yung tinapay na kinoconsecrate sa misa nagiging totoong katawan at dugo ni Kristo, di ba? So paano mo kukonvince? Yun na marriage, ang hirap ka makonvince yan pakay ang Eucharist. Correct. And saka dyan natututunan ng mga kunyari ng mga anak kung ano yung pagpapahalaga sa sakramento, dyan nagsisimula talaga lahat yung katikisim ng tatay sa mga anak. Pero kung hindi na inform tungkol sa religion, kasi minsan inisipin nila parang kailangan gawin, parang obligasyon. Correct. Hindi nila naintindihan bakit nila ginagawa, kaya may lumalabas sa katulad ni Pura Luca Vega, di ba? Yung ganyan. Correct. Oh. Sabihin ko lang na kailangan talaga natin ng magandang foundation from the start, sa family pa lang. Kasi nga, di ba, lahat ng mga bata lumalaki unang-una sa pamilya. Well, hindi ko, wag naman, especially mga batang na-abandoned, right? Of course, that's a different story. Pero, you know, in a technical at the same time sa mga pag-uusapan talaga natin yung offspring ng mga bata, masabi natin generally, you know, yung overview sa family talaga nagsisimula. So kung sa family pa lang walang strong foundation about the Christian and the Catholic faith, walang mangyayari. Unless pagtanda ng bata, may sarili siyang yung pag-i-strive, to know the truth. No. Ito share lang brother, no? Nabanggit ko, I remember isa sa mga nakapagpa-inspire sa akin to beat, you totally accept the Catholic faith and to understand the faith, si Father Paul Caiparandaman. I can still recall his full name. He was the author of the Know the Truth. Catholic faith? Meron siyang isang magazine. Ah, okay. Yung first version ng magazine na yun yung kasi wala pa akong may ibang malibro noon about the Catholic Church, wala pa akong catechism, wala pa akong anything. So yun lang yung actually binigay lang sa akin yun. Sa simbahan sa Punon, binigay sa akin just for me to understand daw kasi alam nila nga ako nag-inquire kasi ako noon sa pagsiseminaryo. So yung pare,
ano ka pala, Aglipayan ka pala. So ito, basahin mo to, binigyan ako ng magazine. So yun. Actually, yung magazine na yun, nakarating na yun na Iglesia ni Cristo. Kasi doon sa bahay na tinitiran ko sa puno, ilang walking distance lang may chapel ng Iglesia ni Cristo. At nag-attend ako ng pamamahayag doon. Daladala ko yung Know the Truth na yun. Oo. Daladala ko. Ngayon, one time, itong ministro ng Iglesia, nagtanong kung may mga questions ba, may matanong ganun-ganun. Sige, ako, raise ako, tanong ako. Unang tanong ko sa kanila, tungkol doon kay Peter, kay Pedro, yung sa Matthew 16:18 about sa bato. Yes, upon this rock. Kasi nabasa ko yun sa Know the Truth. Oo. Kaya binalik ko sa kanila yung tanong sa iglesia. Ano yung understand? Tapos ang gabi ng ministro sa akin, pagkakatanda ko, sabi ng ministro, brother, medyo ano na tayo sa oras, sa panahon. Pag-usapan natin yan after daw ng pamamahayag. Yan ginawa namin, doon kami nag-usap sa likod ng kumbento, sorry, sa chapel. Parang mayroong, ayaw ko, bahay-bahay yata doon yung ministro. Binigyan pa ako, ang maganda doon, binigyan pa ako ng merienda. Oh, tapos ang sabi niya sa akin, after nung session namin with that INC minister, pinaiwan sa akin yung Know the Truth magazine. Pero nung umalis ako ng puno na magsimula na ako, papasok na ako ng seminaryo, pinuntahan ko yung INC, kinuha ko talaga yung tinatok ko talaga yung kapilya nila. Nasa na po yung magazine. Dala-dala ko yun hanggang seminaryo. O yung Know the Truth magazine na yun. Buti binigay naman. Binigay naman, hindi naman kanila yun eh. Ito pa, ito mali ko. Change of Know the Truth, pinahiram sa akin yung yung fundamentals ng iglesia. Pero may libro sila. Iba yung pasugo? Hindi pasugo, may libro sila na pinabasa sa akin about the fundamentals. parang catechism natin. Meron silang libro. Dapat sabi ko, dapat pala, pina-photocopy ko. Kasi nung naging nag-CFD ako, yung isa pala sa mga importanteng libro yun ng Iglesia ni Cristo. Nahawak lang ng mga ministro. Oh, wow. Sabi ko, dapat pala, pina-photocopy ko yun. Hindi yun open in public? Hindi siya parang access? Hindi siya open in public. Hindi siya pwedeng access ng kahit sino? Hindi siya na-access ng kahit na sino. Para silang may mga articles, something, doon sa libro na yun. Doon nakapaliwanag about Roman Catholic Church, anong meron yung Trinity, doon nakapaliwanag mga doctrines. Anong explanation based on their understanding kung paano ipapaliwanag ng ministro andun sa libro na yun. Wow. Grabe. Nanginayang ako sana pala pina-photocopy ko, at least may copy sana ako. Oo nga eh. Speaking of that, brother, yung sa mga resources, sa ating mga cafe dyan na naghahanap ng para lumalim yung kanilang Catholic faith, ano yung marerecommend mong resources na pwede nilang basahin, ganyan? Mm-hmm. Siyempre, catechism yan, number one. Correct. Number one, catechism of the Catholic Church. Mm-hmm. Pero sometimes kasi may mga, aminin natin, masyadong technical kasi ang catechism. Mahirap intindihin. Especially sa mga... Correct. Sa mga kababayan natin na hindi naman ganun kalalim talaga yung understanding. May mga words na ba yung training? Kahit nga ako nung nasa seminaryo na ako, parang hirap akong intindihin yung ibang mga words. Iglesia? So, yung mga statements and mga words doon. Pero kung marami tayong mga libro, mga magazines, pamphlets explain siya in a more in a language na mas naiintindihan natin. Katulad ng sinabi ko kanina yung Know the Truth magazine, try nung i-check sa St. Paul's. Usually may mga magazines pa silang ganyan. I just don't know, recently di ba ako nakakabisita ng St. Paul's eh. Pero nung last time na-visit ko ng St. Paul, may mga Know the Truth magazine pa sila. So try nung i-visit, maka meron pa. Tagalog kasi yun. So mas na maiintindihan at mas lalong pinasimple yung language na ginamit. Aside from that, mayroon tayong mga libro na mga ginawa ng mga mga magigiting ng mga Catholic faith defenders, no? I think kay Brother Dwayne nata, mayroon nata siyang libro. So pwede kayong bumili ng mga ganun, right? For your understanding of the Catholic faith. At least doon sa mga libro na yun, mga apologetic books, mas talagang
like yun. Ano, oh, mas pinasimple at talagang mas ano talaga biblically, historically yung pagpapaliwanag nung ano natin nung pananampalataya natin. And of course, and lastly, di ba natin makalimutan, Bible. Amen. Diba? Bible. Basta Catholic Bible, ha? Catholic Bible, ha? Oo, Catholic Bible. Pero ito lang ma-advise ko, when you read the Bible, huwag niyong gawa ng sarili niyong interpretation. Kung hindi, mayroon kayong mga verses kayo na simbahan hindi nyo maintindihan. Eh. Correct. Ano, kung may mga verses kayong hindi nyo maintindihan, huwag kayong lumapit dun sa mga pastor. Pumunta kayo sa mga ano sa mga sector leaders niyo sa parish niyo, di ba? O kaya sa MSK leaders niyo, baka may mag-part kayo ng MSK. O kaya kung meron kayong mga leaders diyan, di ba? Mga CFC, YFC, mga yung mga charismatic groups. Pag pumunta kayo sa mga leaders niyo, kundi may paliwanag na mga leaders niyo, may pari naman tayo eh, di ba? Bigyan niyo sila ng chance na mag-explain ng doubt niyo. Huwag niyong i-chapwera na diretso agad kay pastor. Diba? Yun yung nangyayari sa marami sa ating mga kababayan na diretso kay pastor, kaya at ending na-convert. Yeah. Umali sa Catholic faith. Or yung iba, pupunta kay itanong mo. Buti nga. Oo. Eh kung mabasa ko, sandali. Sayang ang oras. Punta kay itanong mo kaya, sumama sa pamamahayag. Ayan. Doon nagtanong. Oo. Tama. Yeah. Pero brother, sa 'di ba sa parang pag-research mo about sa daming simbahan mo na tinignan. Mm-hmm. So, why the Catholic Church is very very unique to all of sa lahat ng 'yan. Yung based sa pag-aaral mo, sa paghahadap mo ng katotohanan, pwede mo ba ma-share? Sige, siguro number one na nakapagpa-unique sa atin, tayo ay may history. Diba? Yung history natin linked to the foundation of the Christian faith. Diba? Hindi makukuha yan ng kahit na sino. Aglipayan, they all just started, diba? Nito lang, diba? Kay Isabel de los Reyes, o kay Gregory Aglipay. Yung iglesia, wala silang apostolic succession, diba? Walang apostolic succession. Wala. Yun yung ending. Tayo kasi may history. From the very start na established ang na found ng Catholic Church ni Jesus Christ, continuous yung history. Hindi na puputol. Unlike yung Orthodox meron, ang etong Aglipayan wala. Correct. Ang Orthodox meron, pero technically ano pa rin 'yan eh, parang meron pa ring ano 'yun, meron pa ring pinanggalingan 'yan, bakit naging Orthodox sila talaga, 'di ba? Yung sa Great Schism, 'di ba? At yes. The same time yung mga Chalcedonian controversies, di ba? Yes. Oh, yung mga ganon. So, at least meron pa rin kahit paano pinagsimula noon. Pero, at the end of the day, Catholic Church talaga, wala talaga eh. Walang putol from the very start eh. Ng Christian. Yun para sa akin ah. Yun yung ano ko, siguro talaga ng pinagkaiba. Ng meron tayo. Aside of course, yung mga rituals natin, yung mga mass, may mga saints tayo. Tayo, meron tayong mga brothers and sisters, mga kaibigan, best friends na nasa langit na. Yung iba, kung meron sila, di natin alam. Diba? Ay, triumphant church. Oh. Correct. Kasi naniniwala tayo na meron tayong triumphant church, di ba? Oh. And at the same time, naniniwala tayo na malapit sa atin si Christ. Hindi lang by imagination, kundi yung reality. Kasi because of the Eucharist. Sa Eucharist. And brother, ano yung mga advice mo bibigay mo sa nanonood kanya sa Think of Faith na may struggle din sa kanyang pananampalatayang Katoliko or maybe gustong ma-convert sa Catholic faith? Anong pwede mo mabigay sa kanyang advice? Yeah, siguro sa mga struggling ngayon, no, yung may mga ganung doubts, yung mga skepticals na rin, right, in terms of our Catholic faith. Number one na gagawin natin, mga kapatid, ay magdasal. You know? Kasi kahit anong aral din naman natin, kung wala tayong inspiration, hindi tayo guided by the Holy Spirit, at the end of the day, hindi tayo mabibigyan ng strength. Kasi una-una nating hahanapin at tatanggapin yung strength for us to face those trials. Ang ayaw natin mangyari, ma-depress tayo. Diba? Mental disorder yun. Diba? Yeah. Mental health yun. Which is, ang hirap nun. Unang-una, kailangan mong kumapit spiritually. Not just emotionally, but not just physically, but spiritually most of all. That's number one thing. Pangalawa, nabanggit ko na kanina,
yung doubts mo sa Catholic faith, masasagot lang yan ng mga tao na nasa Catholic faith din. Huwag po tayong basta-basta lumapit doon sa mga taong outside our faith. Kasi panigurado, iba yung pagpapaliwanag nila. Di ba? Hindi nila masasagot exactly kung ano talaga yung tinatanong mo, ano yung sagot sa tanong mo. Baka instead na masagot ka, mabigyan ka ng linaw, lalo kang mas maguluhan. Pero yung, you know, unknowingly, naguguluhan ka. Pero para sa'yo, yun na yung sagot. Kaya ending, yung iba, mga kapatid natin, napalipat na sa ibang relihiyon. And siguro pangatlo para sa akin, ano, kahit may doubt pa rin, no? Kahit skeptical pa rin sa Catholic faith, ano, tuloy-tuloy pa rin yung ano mo, yung maging ano ka, maging active ka pa rin sa simbahan. Kasi ano eh, parang ito yung moment na, the moment na hindi ka nagiging active sa simbahan, ito yung moment na nagiging doubtful ka na. Yeah. Most especially kapag doubtful ka na, tapos hindi ka pa active sa simbahan, mas lalo mo pang binibigyan ang sarili mo na, you know, parang ibigay kay, ano, kay Taning yung sarili mo na, o Taning, ito na, give in ako sa temptation mo. Kasi temptation kasi yan eh. Tama. Diba? So maging active. Kaya pakita mo kay Taning na, ano, na, hindi, nilalabanan ko yung doubt ko, nilalabanan ko yung, ano, yung skepticism ko. So, kung member ka ngayon ng mga groups, mga charismatic groups ngayon, maging active ka. Kung hindi man, di, ano, kahit pagsimba ka every Sunday, di ba, yung regular confession mo, tama, yung pagtanggap mo ng Eucharist, o yung communion, dapat tuloy-tuloy pa rin. And of course, I would suggest, seek regular spiritual counseling sa parish priest niyo. Mga pari natin, nandyan sila to help you spiritually. Iwag natin ituring yung mga pari natin na parang, ano, parang ang layo sa atin. Diba? Kung may pangangailangan kang spiritual, mga advices, magpunta ka ng parokya, magpa-schedule ka ng, ano, ng appointment kay Father. Kasi, ano na yan, privilege, not privilege, honor nila yan, na makausap ka. Tama. Diba? Actually, trabaho nila yan. Trabaho nila yan. Bilang mga manggagawa sa, ano, ubasan ng Diyos, diba? Yes. Kasi yung, medyo, huwag dapat sila mahiya. Huwag sila mahiya. Totoo yan. Kasi yun yung medyo narinig ko sa maraming mga nakakausap ko na, kasi marami kasing lumalapit sa akin, brother, honestly. Mga ganun. Sa akin, minsan ng counseling. Sabi, hindi ako pare. I can give advice, but siguro more spiritually, siguro para sa akin, no, much better na sa pari talaga. Right? Although, nakapagbigay naman ako ng talagang mga advices din, spiritual advices. Kasi sinasabi nila, ano daw, medyo nahihiya sila. At the same time, pero yung pari nila, parang, ang pari nila, parang malayo sa kanila, hindi masyadong engaged, ganun. Because, you know, kahit hindi engaged yung pari, hindi ganun ka-connected sa inyo yung pari, kayo mag-reach out sa kanya. Kasi siyempre, yung pari, nag-iisa lang eh. Ang dami rin obligations and responsibilities yung pari natin. Sa parokya pa lang, ilan yung barangay ba, or ilan yung hawak ng tao, di ba? So, kung kayo, nahihirapan spiritually, may mga spiritual battle kayo, lalo-lalo na yung mga nakakaramdam dyan ng mga pang-aatake ng demons, no? Kasi may mga nakakausap ako, brother, na mga nag-a-advise sa akin ang gagawin kasi mukhang, ano sila, ina-atake na sila ng mga, mga demons, mga nagpaparamdam na, baka daw possessed na sila, or kaya bahay na. Mga kapatid, may mga pari po tayo. Diba? Nandyan sila. I-welcome kayo nila. Just magpapaschedule lang sa parokya and they will set you up ng appointment sa pari. Actually, sa ganyan eh, pag may mga ganyan, kunyari, feeling nila may oppression, na number one talaga, dapat go to confession. Correct. Ang exorcism, sacramentals lang yan eh. Oo. Diba? Which is, ang confess sacrament, which is talagang direct yung grasya ng ipapasok doon sa tao yun. So, usually pag ganyan mga case, ang suggestion, punta na kagad sa confession. And, correct. At baka the same time, may counseling kay Father yun. Correct. Sige, baka naman kasi, lagi kong sinasabi sa kanila, unang-una, check mo, baka yung bahay, baka may matinding sin kasi na nagawa dyan sa bahay nyo. Baka nag-away kayo ng family niyo, or kaya baka may ibang sin, no, na na-commit, which is naging lead siya
para ma-open yung alam mo yung invitation to the demons to possess. Kung pagpasok mo sa bahay, puro Buddha, puro pusa. Oh, isa rin 'yan, may mga ganoon, may mga so, manok na, may mga manok na ano, pampaswerte. Padugo, ayan yung padugo, yan ang lakas niyan. Correct. So yun. Pero kung personal naman yung feeling mo na attack, confession talaga din. Tsaka yung pangungumunyon. Baka naman kasi ikaw mismo, sarili mo, hindi ka na rin convinced, no? Na, na ano ka, talagang yung tinatanggap mo sa communion ay si Christ, baka yun pa lang, hindi ka na convinced, doubtful ka na, talagang, talagang papasukan ka talaga, sooner or later. Tama. Eh baka nag-yoga ka pa. Yun nga, laking opening din yan. Oo, correct. Brother, sa mga ka-faith natin, hindi Katoliko, na parang medyo nagdududa sa faith nila, without any bias advice, ano yung pwede mong i-share sa kanila? I mean, yung nakatulong sa'yo para malaman nila yung ano yung path na dapat puntahan nila. Right. So sa mga ano, sa mga dati kong kasama na mga non-Catholic, sa mga brothers and sisters natin dyan, hindi pa members ng Catholic Church, no? Hindi masama magtanong, mga kapatid, 'di ba? Hindi masama yung minsan tatanungin mo ang sarili mo kung nasa tamang landas pa ba ako. Yung tipong tama pa ba yung relihiyon na sinasamahan ko? Sabi nga ni Brother Eli Soriano, 'di ba? Magsuri. Itanong mo. Magsuri, 'di ba? Oo. Pero yung pagsusuri mo, kailangan ano ka, yung tipong hindi ka agad-agad maging close-minded, parang nagsuri ka lang sa isa, close na agad yung open-minded. Correct. Okay lang na magsuri ka, pumunta ka ng pamamahayag ng Iglesia ni Cristo, mag-attend ka ng itanong mo kay ano Soriano sa dating daan, pumunta ka ng praise and worship ng mga mabon again, punta ka sa mga gathering ng Mormons, okay lang yan, kapatid. Magsuri ka, kasi nandun ka pa lang sa pagsusuri na ano yung stage eh. Pero open-minded ka. Huwag mong i-close agad ang sarili mo na, nakarinig ka lang ng ano ng born again, okay, ito na. Huwag ganun. Then, at the end, after mo marinig lahat, timbangin mo. Diba? Timbangin mo, alin ba dito? Then, you know, with prayer. With, of course, sabi ko nga kanina doon sa mga una kong sharing, no? Yung historical studies. No. Isa rin yun sa may consider nyo. Kasi, sabi ko nga, Catholic Church is founded, of course, in history. Diba? Yung connection natin sa history, hindi yan maitatanggi ng iba. So, kung gusto nyo malaman about the Catholic faith, aside from reading the catechism, aside from reading the Bible, aside from talking to your priest or sa mga Catholic faith defenders natin, or kung sino man ng mga brothers and sisters natin in the Catholic Church na kakausapin nyo, kayo mismo. Available online, nasa Google. Huwag mahiyang magtanong kay Google ng tungkol sa Catholic faith. Marami dyan mga online articles na. Online articles. Kahit yung mga church, ano, church fathers works, yung mga gawa nila, naka-online na rin yan. So, very ano, accessible na nowadays. Unlike before, nakailangan bang pumunta ng National Library. Pumunta ng library para lang makapalitan ka ng mga ngayon, hindi na, kapatid. Online na lang, cellphone na lang, nandyan, mababasa mo na. Tama. Grabe, ang ganda ng mga binahagi mo, brother, sa panayam ko sa'yo. Siguro, brother, yung, di ba may page kang Suma Apologia, yan. Tama, no? Apologia. Apologia, yan. So, pwede mo ba i-share sa ating mga viewers itong page na to, yung website, pwede mong i-promote sa kanila kasi meron kang mga, sabi mo, mga article na shinare dyan, di ba? Yeah, so, Suma Apologia, translation nun, highest apology. So alam naman natin yung apology, it's more on defending the Catholic faith. Ang pinaka-purpose talaga nito is to answer questions about the Catholic faith at the same time, tulungan yung mga skeptics, tulungan yung mga nagda-doubt sa Catholic faith, not just for those existing na Catholic Catholic members, but also dun sa mga hindi pa Catholics, no? So, visit nyo, mga kapatid, yung Suma Apologia na page. Meron din
sa website. Sumapologia rin yung name ng website na yon. Mm. Hindi nga lang siya ganun sa updated na yung mga articles na mapinopost ko, pero kung i-backtrack nyo siya, halos complete yung mga articles doon from questions on what's the Catholic faith, yung Catholic Church, yung origin of the Bible. Grabe. yung origin of Christianity nandoon. Kahit purgatorio, mga kapatid, nandun din. Immaculate Conception, kahit yung simbang gabi, nandun din. Christmas, doon sa Christmas, sinasagot yung Christmas nun, kung bakit nga ba December 25, bakit nga ba siya Christmas in the first place. Ang tirada ko kasi, doon sa mga articles na doon, mga kapatid, it's not just biblical. Hindi ko lang siya pinapatunayan in terms of the Bible, pero pinapatunayan ko siya historically. Kasi nga, yeah. I love history. Kaya ang motto ng Summa Apologia is Fides et Historia. More on faith and history. Amen. Ang ganda nun, no? Kasi syempre, history, I mean, kahit anong religion mo, pag history, hindi mo pwedeng questionin eh. Pag yun yung ano eh. Walang bias yun eh. Walang pinapanigan yun eh. Kasi nangyari. Kasi may ganito, brother, no? may isang nag-question na nakausap ko, sabihin sa akin, bakit daw ang hilig natin sa tradition? Yes. Historically, itong mga traditions natin, historically founded, right? Tama. Tinanong ko, actually, iglesia ito. Binalik ko sa kanya yung tanong. Kapag ba 10 years, 20 years from now, or even 50 years from now, let's say, tatataasan natin, sabihin natin, 300 years from now, kung maniniwala tayong may iglesia ni Kristo pa, at pinagpapatuloy nyo yung anniversary nyo every July 27, will it be a tradition or not? Di ba? Tradition na lang yun. Hmm. Pinagpapatuloy nyo sa ganong henerasyon, 300 years later, kasi may pinagmulan yan kung paano yung nagsimula. It's a tradition. Same thing, for example, sa kasal. Sa kasal ng iglesia, wala namang sinabi sa Bible na kailangan nyo magsuot ng gown na. O bakit kailan magsuot ng gown sa kasal nyo kung talagang sinasabi nyo na puro Bible lang yung paniniwalaan ninyo. Diba? O kaya, magsuot ng singsing. Ano naman nakalagay sa Bible na kailangan magsuot ng singsing ang mag-ikakasalan? Pero nagsusuot kayo ng singsing. So, ang tanong bakit? Kasi tradition din po yan, mga kapatid. May pinagmulan po yan. Diba? So, yun. O, kaya, historically wise, hindi talaga yan mababali. Amen. Grabe. Napakaganda nun, brother. At bago kami humingi na closing prayer sa'yo, bro, any last words sa ating mga viewers na nanonood nitong interview na to? Para sa lahat ng viewers, no, lahat ng siguro Catholics and non-Catholics, sa lahat ng mga skepticals, lahat ng naguguluhan, pero siguro sa lahat na rin ng mga may malalim ng pananampalataya sa simbahang Katolika, sa pananampalatayang Katolika, pagpatuloy lang natin, mga kapatid. No? Sa mga doubtful, pagpatuloy niyo yung pagtatanong. Pagpatuloy niyo yung moment of searching niyo, moment of research niyo. Kasi doon ako nagsimula. Yung question lang na bakit? 'Di ba? Hmm. Bakit? Yun lang yun eh. At, tama. The rest is history. Catholic na ako ngayon. So sa mga may malalalim ng pananampalataya, or talagang sabihin nating sarado Katoliko na talaga, no? Pagpatuloy niyo, kapatid. Wag kayong sometimes dumadaan na mga pagsubok, na question sa pananampalataya natin, magse-shake sa pananampalataya natin, katulad ng nangyari sa akin na minsan i-question mo na, andiyan ba si God, totoo bang may Diyos? Minsan tinatamad ka ng magsimba, minsan nakakita ka lang ng balita na si Father ganito, ganyan, ng rate na ganyan. May panghinaan ka na ng loob, wag na ako kaya magsimba, mukhang wala namang kwenta yung mga pari natin, something like that. Diba, mga kapatid, persevere lang tayo. Amen. Alam natin na ang Diyos hindi tayo iiwan. Nangako nga si Christ, diba, in Matthew 20:28, sabi niya, I will be with you until the end of times. At pangahawakan natin yun, sasamahan tayo ni Kristo hanggang sa huling panahon. Ayun, brother, so napakaganda ng mga binahagi mo ngayong araw na to. Sobrang personally na-inspire ako at marami ako natutunan sa mga shiner mong wisdom at insight about our Catholic faith. At I'm sure
na marami sa ating mga ka-faith maliliwanagan sa ito. Minsan confused ka kasi talaga sila dyan eh, pagdating sa Aglipayan Church. Ano ba yung mga Katoliko ba yung mga yan? Ba't ganyan sila, di ba? At least ngayon, through your testimony, magkaroon tayo ng clarification tungkol sa, yan, ano yung pinagkaiba ng dalawa. Hindi naman sa sinisira natin sila, pero syempre, ibigay natin kung ano yung katotohanan. Di ba? Especially sa mga, yan, kapatid natin na medyo sabi na natin kulang sa research. di ba, spoon feed, yung gano'n. May joke nga yan, pare. Research yun pag may time. Di ba? Yung binabato sa isyo sa katin. Ba't ganyan nga yung mga Katoliko? May babaeng ano na pala sa inyo? Oo, tama naman. So, research din muna bago pag nakita kayo ng mga mukhang pari sa mga TV, sa mga nagbibigay ng ganyan. Research din muna, kung talagang Katoliko 'yan. Pero okay. Tsaka ano, ang isa pala sa mga unique na identifier ng mga paring Katoliko, no, aside from babae, tawag dito, yung mga stola nila sometimes may mga ano ng Philippine flag. Ah, okay. Oo. Tapos minta naman kung hindi Philippine flag, merong mga image ni ano yung Our Lady of Balintawak. Ah. Yung inang bayan. Tinatawag na inang bayan Our Lady of Balintawak. Ah. Pero okay. Mostly ano sila sa colors of the Philippine flag. So medyo blue, red, yan, may white, ganyan. Ang ganda niyan ah. Kasi minsan mga ito ah, real talk lang pag may nakasutana, Katoliko na kagad, di ba? Nakasutana lang, Katoliko na, pari na kagad, di ba? Correct. Pero honestly, brother, ito naman sa mga, para naman sa mga Aglipayan, no? Oo. Honestly, yung mga Aglipayan na mga pari, mas well-dressed sila. Oo. Kasi mga alam mo bakit? Ay, mga mas sila. Mga fathers na nanonood sa inyo po ngayon. Sorry po, huwag niyo pong i-bash. May mga pare kasi tayong Katoliko na talagang hindi well-dressed. Yung tipong mag nagmisa suot lang, basta lang makapag-chasuble lang, okay na. Diba? Mm. Kaya yung iba nga, basta, hindi masyadong ano, hindi, yung iba naka-alba lang. Alba nga ang suot eh, hindi nga sutana, naka-alba. Tama. Mga ganun ba? So, pero yung mga Aglipayan talagang ano sila siguro dahil influence ng Anglican, 'di ba? Sa Anglican full dressed sila kapag nagmimisa. May ano, iba-iba yung mga patong. Oh. So kasi yung ano aside from Roman vestments no ng mga Aglipayan clergy, meron din sila, pina-follow din nila yung mga vestments ng Anglican. I see. 'Di ba sa Anglican usually may parang makikita ka sa TV especially nung kasal nila ni ano Prince oh 'di ba? May mga naka-itim, 'di ba? Usually parang may nakapatong na itim sa kanila. Ganun may gamaganon din sila. May mga red na ano din parang di ko alam kung anong tawag doon sa yun. Pero you know, Anglican vestments kasi nga in communion sila with the Anglican Church. Nice. At least magandang ano yan ah. Reference at pag may nakikita tayo mga ganyan, so malalaman natin kagad difference ng dalawa. National Cathedral nila sa top. okay. Uh-oh. Sa top. National Cathedral. FYI lang sa mga hindi nakakaalam. Insurance plan, di ba parehas? Parehas. So, National Cathedral nasa top pero wala siyang cathedra. Ah, okay. Lahat ng katedral nila walang katedra. Unlike sa Catholic, di ba? Muna-una titingnan mo yung katedra eh. Kasi katedral niya eh. Tama. Pero alam curious wala. Ako, intentionally ba sinasabi nila na hindi sila, na, well, hindi talaga binabanggit ko Katoliko sila o hindi? Parang maka-attract ba? They believe that they are Catholics. Kasi yan, naniniwala kasi sila that yung kasi dinadasal nila yung ano eh, binabanggit nila yung Nicene Creed. Yes, yun. Yung Apostles' Creed. Yung they believe in one holy Catholic Apostolic Church.
yung one Holy Catholic and Apostolic Church, they believe it is not the Roman, I mean, they believe na hindi talaga to parang pertaining lang to the Roman Catholic Church. They believe that they are still part of the one Catholic world, of the one Catholic Church. Oh. And they are just one of the branches. Oh. So, pilig sabihin, pag tinanong sila, Katoliko ba kayo? Sabi, oh. Yes. Katoliko sila, yun. Actually, dati, diba ang pangalan ng... Aglipayan sila, or... Aglipayan, oh, kasi actually, tinatanggi nga nilang... Actually, hindi nga nila tinatanggap yung term na Aglipayan eh. Kasi para sa kanila, parang insult yun. Oh, okay. Oo. Tapos, ang ano, ang turo sa amin dati, ang mas acceptable na term for them is Filipino Catholics. Hindi Aglipayan. Mas Filipino Catholics. Kasi ang tawag sa simbahan nila, di ba, sa ngayon, it's Filipina, Iglesia Filipina Independiente or IFI. Pero at some point, ano yan, Philippine Independent Catholic Church. Kaya kung may, parang may duda ka, parang may pagdududa, parang siguro pagpasok mo, parang may iba, parang may something. Talagang dapat magtanong, mag-research, kasi mamayang sinusipan mo, hindi pala Katoliko. Correct. Ano sa kanila, ito lang FYI lang din sa mga, ano, sa mga viewers natin. Meron kasing diocese sa ano, diocese sa IFI. Actually, yung diocese, yung mga dioceses ng IFI, hindi sila ganun ka, sabi nating united in terms of icons. Okay. Kasi may diocese ng IFI na hindi naglalagay ng mga santo. Totally banned yung mga saints, yung mga images ng saints. Ang meron lang sa kanila is the cross with white ano cloth. Yung naka ano, naka bayubay doon sa cross na cloth. Yun yung nakalagay doon sa altar nila. Walang ibang mga santo. Pero kung pupunta ka naman sa ibang dioceses ng IFI, yung ibang mga simbahan may mga santo naman. So talagang hindi ba sabi ko hindi sila united about it. Eh magtataka ka pag baka magtaka kayo na pag uy IFI to eh bakit walang santo? Uy IFI to bakit may santo? Hindi po sila united pagdating dyan. So iba-iba po ang ano nila dyan. Iba-iba po ang take nila dyan. Kasi may mga bishop nila na naniniwala na dapat walang santo. Okay. Diba? Dapat doon tayo sa cross lang, tapos may cloth. And that white cloth represents Christ. Kaya kung makikita mo yung cross nila, walang corpus. Wala yung physical Christ. Yes. So, sa iba naman, meron. hindi sila united. So, preference ni bishop. Preference ni bishop. Meron naman yung ibang bishop naman nagpapalagay ng ano, ito pagkakatanda ko ha, naglalagay ng tawag dito pitong candles doon sa altar, sa table. Tapos bawal daw maglagay ng mga kandila sa mga santo-santo. Pero may mga bishops naman na nagpapalagay ng mga candles doon sa ano, sa tawag dito, sa mga santo. Tapos, kailang dalawa lang dapat doon sa... Parang Katoliko. Parang ganun. Oo. Na dalawa lang noon sa ano sa altar table. May mga ganun. So, ewan ko. Iba-iba sila eh. Hindi ko alam anong nangyayari sa kanila. Yeah, actually, yan din ang very unique sa Catholic Church. We are... Pag meron tayong magisterium, so, correct, talagang ito yung sinusunod natin. Yung talagang ito yung unique sa atin eh. Diba? Like sa ibang simbahan na preference ni pastor or ano yung conviction ni pastor or kung anong interpretation niya, yun na. Yun yung magulo. Diba? Unlike tayo, meron tayong council, may magisterium na talagang nag-guide sa atin at for the last 2,000 years, ito talaga yung sinundan ng ating mga diba? Early church fathers, our bishop, na walang binago. Di ba? Correct. Walang iniba. Which is yung tradition nga na sinasabi mo. So, napakaganda, brother, sa mga binahagi mo. And I don't want to take so much of your time. Sobrang na-bless ako at na-inspire ako sa panayam na ito. We will continue to pray for you and for your family, for your wife. Di ba? Sabi mo nga na planning to have children and rest assured brother na we are here for you
and for your journey. Maraming salamat din po sa pagkakataong ito na naibahagi ko yung aking karanasan na conversion story ko. Yeah. Kung mayroon mga akong nasabing mga medyo technicalities na hindi so pagpasensyahan niyo na po, medyo hindi na tayo updated sa mga bagay-bagay, no. Pero yun yung at least paano I'm very glad na I'm very honored na nandito sa segment na to at this point. Ako din, bro. Mm-hmm. Yeah. And kung may mga questions sila tungkol sa dun sa article or sa page, pwede naman sila mag-message doon sa Zoom. Yes, pwede po. Pwede po kayo mag-message doon. Kahit hindi naman po ako ganun ka-active in terms of posting, nakareceive ko naman po yung mga notifications kung may mga nagme-message. So, nasasagot ko naman po sila. Ayun. So, ilalagay ko na lang yung link kung saan sila pwedeng maka-access dyan sa very resourceful na article na shinare mo dyan, brother. Ayan, so bro, pwede ba kami humingi ng closing prayer from you kung okay lang? Sige, brother. Sige, so, pisahan natin. So, sa kanilang Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amang makapangyarihan, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ginabayan niyo po kami sa buong segment po ng programang ito na ibahagi ang aking kwento ng conversion po sa Catholic Church. Ito po ay kwento hindi lamang po ng aking karanasan, kundi kwento niyo po, Panginoong yes. Diyos, at ng iyong simbahan. Yes. Nawa po ay pinapanalangin po namin na sana yung mga kung sino man po ang makarinig nitong pagbabahaging ito ay makadama ng iyong pagmamahal at ng iyong imbitasyon na magbalik loob sa iyong banal na simbahan at sa bandang huli ay maging kaanib ng iyong simbahan. No? Panginoon, isugod niyo po sa amin ang iyong banal na espiritu upang patuloy po na kami ay gabayan sa aming pang-araw-araw na buhay. Nawa po ay kung ano man, kung saan po kami ngayon, yung mga viewers po namin, at kung ano po ang ginagawa namin ay magagawin po namin at lalakaran po namin sa pagpupuri po sa inyo. Amen. Panginoong Diyos. Yes, ang lahat po nito ay amin pong inihiling at ipinagdadasal sa ngalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, kasama mo at ng banal na Espiritu, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, so Brother Enzo, thank you so much to this opportunity and hope to see you in person. Pag nagkakita tayo, ayan, we will pray for you and pray for us also. Ayan. Salamat, brother. See you around. God bless. Thank you. God bless. Hello mga ka-faith, if you want to support the ministry of Sis Carmela para bilhin po ang kanyang gawang beeswax candle, and kung di ka familiar dito sa beeswax candle, ito po ay sinabi ng ating mga Catholic saint regarding sa 3 days of darkness na ito lang daw yung kind of candle na sisindi pag 3 days of darkness na. Pero ito ay isang private revelation, okay? Hindi po tayo finoforce na maniwala dito. Pero kung ikaw ay interested mag-avail ng beeswax candles, and ang beeswax candles naman ay hindi lang naman to for 3 days of darkness. Kung titignan mo ay maraming benefit din ang beeswax candle. Kasi pure po siya at natural. So maganda siya sa environment. If you want to avail this beeswax candle, you may contact Sis Carmela dito sa number na makikita nyo dito sa screen. Okay, so paki-text or paki-viber na lang po siya. And also, maraming salamat pa rin sa inyong suporta sa ating mga merchandise item sa Adrian Milag Store. Okay, so available pa rin ang ating mga merchandise item sa Shopee and sa Merchiful. Nasa link po sa baba ng video na to, yung details kung saan kayo pwedeng mag-avail ng ating mga merchandise item. And also mga ka-faith, it's
So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to. At mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.